Alam mo ang pangunos, huwag kang mamatay, huwag kang mamalang makakalunya, huwag kang maglalakaw, huwag kang magsisinumaling sa iyong pagsaksi, huwag kang maglalay, igalang ko ang iyong ama at ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat mo lang iyan ay dinudupan mo na lamang sa aking pagkamanan. Maghinom siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang hulad sa iyo. Kumain ka, ipagbili mo ang iyong alin-alinan at ipamigay sa kapatupa ang pinagbihan at magkakaroon ka ng kayamanan sa lagi. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namang lahat lalaki na panibig ito ang kalutong ng balis sapagkat siya ay dapat kanyaman. Tinignan ni Jesus ang pamanas ng paligid niya at sinabi sa kanya ng alagad, napakahilang makabilang ng mayayaman sa mga pinagmamalina ng Diyos. Nagtaka ang alagad sa pamanalitan nito. At muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahilang makabilang sa mga pinagmamalina ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamay ko sa utas ng karayan kaysa pasamak sa pagmamalina ng Diyos ang isang mayaman. Lalo nagtaka ang pamalagad, kaya't sila itatabi na, kung ngayon, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung paano kayo pinagkatiwalaan ng Diyos.
isang linggo kang iwanan nila na iwanan dito at nangangako na pangangalagahan ng mabuti ang mabanging ito na hindi sa kanya, kundi galing sa Diyos. Ang isang matiwala ay gumagawa ng pagpapasyan batay sa katotohanan ng ito. Naibigula, isulat sa Pablo sa mga taga-Korinto, hindi ba lahat ang nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Ikalawa, sa kabuuan ito, ang pangunahing pagkakaunawa natin at lahat ng karaniwang iniisip natin bilang atin ay maaaring matignan bilang isang kalokohan sa Diyos. Ito ang magiging susi na magbukas ng isang tunay na pagkunawa sa kabuuan ng isang dikotikatiman. Ang lahat ng mayroon siya ay hindi kanya. Ito ay alin sa Diyos, kaya dapat siyang pagiging mapagpasalanan. Kaya tayo, bilang mga lingkod-kantuwala, kailangan na puno natin sa tubig. Ang puno natin ginagawa ay ang pagpasalamat. At ikatlo, hindi pa ang pasasalamat o gratitude ang dapat gawin ng dugo sa nagbibigay ng pagkakalo. Tulad ng kwento ng sampung tinomi, nagmako na ng isang shape of America, nagbalik siya sa bisikap na nagpupuri sa Diyos. Nagpatirapin siya sa paano ng Jesus at nagpasalamat. Ang matatagpuan sa puso ng isang lingkod kantiwala na marunong tumanaw ng utang ng puso sa Diyos na pinagdadalhin ang lahat ng mga pagpapala ay nasasalamat. Ika-apat, ang salita ng Diyos ay yung araw ng lingkod na natin natin sa ating mabuting balita ay pagpapaalala sa ang tunay na lingkod-kantiwala ay naniniwala at nagtitiwala sa pagpapagbigay ng Diyos. Hindi tulad ng lalaking mayaman na bagay sa ibang milyo na umangkin ang maraming bagay na hindi naman niya pag-aari. Kaya na bagay sa ibang milyo na maglaw ng lalaki ng marinig ito at malungkot ng malis sapagkat siya ay napakayaman. Malinaw sa ibang ninyo, mga kapatid, na ninanais ng Diyos na makasama niya tayo sa lagi. Ngunit, ang ating kayamanan at kabuluhan ay maaaring pumili sa atin na makapasok sa lagi. Hindi tayo nagmamitali ng ating sarili. Tayo ay pag-aari ng Diyos. At kung hindi natin pag-aari ng ating sarili, hindi rin natin pag-aari ng kayaman na mayroon tayo sa ating ating inangin. Huwag sana tayo magulog sa bilang ng paglalagay ng ating pagtitiwala sa kayamanan ng Diyos. Dapat nating ilagay ang ating kayamanan sa paglilingkod sa Panginoon at sa ating Ama. Maaaring gamitin ng Diyos ang pagkuhala ng mundo ito upang pailagay tayo sa Kanya at makasama sa pabinagahan ng Diyos. Pagbabawas. Sa susunod na pagkakalimutan ng 1 Oktubre, ay ating ipagpapatuloy ang
sedang sahaja sedikit mungkin. Napakah spesifik, napakah partikular ng tanong na ito. Ano ang mga bagay? Mga bagay na marami, plural. Ano ang mga bagay na galing sa Diyos ang aking ipinagpapasalam sa inatibigan? Ikalawa, bilang lingkod katiwala ng mga kalukod na ibinigay sa Diyos ng Diyos sa akin, ginagamit ko ba ito para mapaglingkulan ko siya at ang aking tama? Sa lahat ng aking pinagka, sa lahat ng ibig pinagka, ginagamit ko ba ito sa paglingkod sa Diyos at sa inyong tama? Ikatlo, sa anong mga paratan ko ipakikita sa Diyos na ako'y mapagpasalaman sa pamamagitan ng aking pakikiisa sa mga namamain ng aming pamamaya. Papaano ko'y pinakaya? Papaano ko'y pinakikita ang inyong ugali mapagpasalaman sa pamamagitan o din sa ating pamamaya? Ito po yung pagkakulang na iniibag sa akin ang ating mahalang mismo para sa unang serye ng ating pagbibigay sa buhay at iman. At ang unan ay ang ugaling mapagpasalamat. Amen. Ibayan mo natin ang ating mahalang mahalang. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pagpapinigay sa lahat. Amen. Sa Diyos, Espiritu Santo, sa kalangasimbang ang pangitaw, sa kasamahan.